Ganito ang posibleng mangyari sa iyong katawan kapag kumain ka ng dahon ng malunggay araw-araw. Hi, Tateli here! Ang malunggay na may scientific name na Moringa oleifera at mas kilala sa tawag na drumstick o horseradish tree ay kilala na sa sangay ng health sciences at technology sapagkat halos lahat ng parte ng halamang ito ay nagtataglay ng sari-saring herbal benefits gaya ng antiviral, antidepressant, antifungal, antibacterial, at anti-inflammatory properties. Alam mo bang makikita ang image ng malunggay leaves sa logo ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute sa Pilipinas? Kinilala din ng World Health Organization ang halamang ito bilang isa sa pinaka-affordable na health enhancer, kaya naman maituturing na kayamanan ang pagtatanim nito sa ating mga bakuran. Kaya naman sa video na ito, alamin natin ang mga health benefits na makukuha natin mula sa malunggay. Number 10. Nagpapaganda ng kutis at buhok. Fan ka ba ng mga skincare at hair products? Ang dahon ng malunggay ay maaari mong gawing paste at ipahid na parang cream sa iyong mukha. Dahil nagtataglay ang halamang ito ng antibacterial properties, ay makakatulong ito laban sa pimples at ilang skin imperfections. Ang mga antioxidant naman mula sa malunggay ay magbibigay ng glow sa iyong balat. Maaari mo ring gamiting gugo or shampoo treatment ang malunggay paste para sa iyong buhok upang mapanatili itong shiny at malambot. Number 9. Nagpapadali ng paggaling ng mga sugat. Dahil sa natural na antibacterial properties ng malunggay, ay pwede itong gamitin laban sa mikrobyo na maaaring magdulot ng infection sa sugat at skin sores. Nagtataglay rin ang malunggay ng proteins na nagpapabilis sa paggaling ng mga sugat habang ang hydrating compounds naman nito ay nakakatulong upang maging minimal ang appearance ng peklat. Number 8. Nagtataglay ng iba't ibang vitamins at minerals. Ang mataas na vitamin at mineral content ng malunggay ay nakakatulong sa pagpapatibay ng ating mga buto at nagpapalinaw ng ating paningin. Ang regular na pagkain o pag-consume ng halamang ito ay mainam upang ma-maintain ang malusog na pangangatawan at nagpapatatag ng ating immunity. Number 7. Nakakatulong sa pagpapapayat at digestion. Kung gusto mo naman ay magpapayat, matutulungan ka din ng malunggay. Kayang pabilisin ng malunggay ang ating metabolism o yung proseso ng pag-breakdown ng pagkain sa ating katawan. Nakakatulong rin ang malunggay na ma-burn ang fats na hindi na kailangan ng ating katawan. Sabayan mo lamang ito ng tamang diet at ehersisyo ay paniguradong maaabot mo ang pinapangarap mong timbang. Nagtataglay rin ang malunggay ng 30% fiber na nakakatulong sa maayos na digestion. Number 6. Maigi para sa reproductive health. Kung mayroon kang hormonal imbalance na nagdudulot ng irregular na menstruation o di kayo mababang sperm count sa mga kalalakihan na kadalasang rason ng fertility issues, malunggay din ang isa sa mga makakatulong sa iyo. Ito ay nagtataglay din ng aphrodisiac properties na nakakapagpataas ng libido. Number 5. Nakakatulong laban sa diabetes at kidney disorders. Nakakatulong rin ang malunggay na labanan ang mga problema sa blood sugar at diabetes. Dahil sa napakataas na level ng antioxidant content nito, ay nakakatulong rin ito upang maibsan ang kidney stones. Number 4. Nakakapagpababa ng blood pressure at cholesterol. Isa na marahil ang mataas na blood pressure at cholesterol sa mga madalas na health complaint, lalo na sa mga matatanda. Ang taglay na isothiocyanate at niacinamide ng malunggay ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkapal ng taba sa palibot ng arteries na siyang nagiging dahilan ng pagtaas ng blood pressure. Nakakatulong ang malunggay na panatilihing normal ang size ng ating mga arteries at ang ating blood pressure. Nakakapagpababa rin ito ng cholesterol level sa ating dugo. Number 3. Mainam laban sa anemia.
Nakakatulong rin ang malunggay upang mas madaling maabsorb ng ating katawan ang iron na kailangan ng ating dugo upang mapanatiling nasa normal na level ang ating hemoglobin. Ang pagbaba ng level ng hemoglobin ay nagre-resulta sa anemia na ang kadalasang sintomas ay pagkahilo, pamumutla o di kaya pagsusuka. Number 2, anti-cancer. Hindi lamang ang napakataas na antioxidant content ng malunggay ang dahilan kung bakit marami ng pag-aaral ang nailunsad tungkol sa kakayahan nitong labanan ang cancer. Ang taglay na niacinamide ng halamang ito ay nakakatulong din daw na isuppress o patigilin ang pagdami ng cancer cells. Number 1, nakakatulong sa pag-promote ng brain health. Dahil sa dumaraming kaso ng Alzheimer's at dementia, ay napakaraming pag-aaral na ang isinagawa upang makahanap ng sagot sa mga sakit na ito. Ang malunggay ay nagtataglay ng mataas na content ng vitamin C at E na maiging panlaban sa oxidative stress na maililink sa Alzheimer's. Napag-alaman din na kayang pataasin ng malunggay ang level ng happy hormones na dopamine at serotonin sa ating katawan, kaya posible rin itong gamiting gamot laban sa depression at iba pang mental disorders. Paano nga ba i-prepare ang malunggay? Ang malunggay ay isang sangkap na maaari mong ihalo sa halos lahat ng uri ng pagkain at inumin. Kumpara sa ibang superfoods gaya ng spirulina at chlorella, ang malunggay ay walang mapait o di kaaya-ayang lasa. Ang dahon ng malunggay ay maaaring ihalo sa mga lutuin at inumin gaya ng shake at smoothies. Habang ang ibang parte naman ng halamang ito ay maaari mong gamitin para sa herbal purposes. Pero paalala lang, pinapayuhan ang mga buntis na maghinay-hinay sa pag-consume ng malunggay dahil maaari itong magdulot ng contractions. Ang normal na limit para sa pag-consume ng malunggay ay nasa 70 grams per day o 11 kutsarita ng malunggay powder. Para sa mga ulam at karaniwang lutuin na nais mong lagyan ng malunggay para sa additional na health benefits, kumuha lamang ng mga dahon ng malunggay. Ihiwalay ang dahon mula sa tangkay at ihalo ito sa iyong nilulutong ulam. Maaari ka rin gumawa ng malunggay shake. Kumuha lamang ng ilang dahon ng malunggay at mag-blend ng crushed ice at malunggay. Maaari kang magdagdag ng gatas at honey kung gusto mo ng malasang smoothie. Kung gusto mo namang mag-impok ng malunggay leaves para sa future use, ay maaari kang magpatuyo ng dahon at tikdikin ito. Ilipat mo ito sa isang malinis at tuyong lalagyan at takpan ito. Pwede mo itong ihalo sa mga inumin at lutuin. Pwede ka rin gumawa ng healthy malunggay bread. Idagdag lamang ang malunggay sa iyong baking ingredients at tiyak na mas magiging masustansya ang iyong tinapay. Kung nais mo namang gumawa ng healthy na malunggay tea para sa mga karamdaman, pakuluan lamang ang isang tasang malunggay leaves sa isang litrong tubig. Kapag nahati na ang volume nito, ay palamigin at ilipat sa isang malinis na container. Muli, this is Tay Telly, ang iyong number one resources ng makabuluhang kaalaman every week. Kaya subscribe ka na para lagi kang updated. Ingat!